video na ito ay hatid sa inyo ng Grumpsy Burgers Wings and Chops. Mura na, masarap pa! So ayun, oh, good morning sa inyo mga kabaro, no? Ngayong araw, di ko na alam kung pang ilan na ba? 3? Day 3? Day 4? Day 5? Di ko na alam, guys. So, ngayong araw, wala akong naisip gawing video, kundi mag-reaction video. Wala na akong ibang maisip na pag-usapan natin. So, magre-reaction video tayo ngayon sa isa sa mga pinakapaborito kong YouTuber sa Pilipinas. Actually, he is the reason, one of the reason kung bakit, ano ba yan? So guys, dito kasi may nag-a-announce kung, oy, kakain na kayo. Ayan, so minsan nagkakaroon ng glitch. Kaya masakit sa tenga. So, mabalik tayo dun sa pinag-uusapan natin. So guys, gusto kong magbalik tanaw ngayon sa mga videos na pinapanood ko noon before pa ako mag-YouTuber. At isa sa mga videos, isa sa mga YouTuber na nag-trigger sa akin sa mundo ng vlogging is itong taong to. He is also the reason kung bakit Onin TV ang pangalan ng channel ko kasi gusto ko siyang gayahin. At ang pangalan ng YouTuber nito is si Kong TV. Yo! So, pilit ko yung ginagaya ever since. The reason why my name is Onin TV sa YouTube is because of Kong TV. So, big fan ako niyan. Big fan ako ng dalawang YouTuber lang ang talagang diehard fan ako eh. Sa, yung Filipino YouTuber ah, besides sa international, kay Casey Neistat of course. So, si Kong TV and Will Dasubich lang talaga ang talagang sobrang ina-idolize ko in terms of vlogging. Itong dalawang vlogger nito ang nag-push sa akin mag-vlog. So, the reason why I have this hat, I don't wear hat actually. Every time, pag nakilala niyo ako in person, I don't wear hat a lot. But I only wear this hat because of this guy. So, anong pang hinihintay natin? Panoorin natin ang isa sa mga videos niya. Well, panoorin natin yung mga videos ng mga noong videos niya pa. So, sobrang dami niyang videos. But I like the videos ng mga humble beginnings na mga videos niya. So, you will see some similarities of my style sa his style. Kasi nga, ginagaya ko yung style niya. Siya po talaga yung original. So, yan. Panoorin natin. What's up sa inyo mga pa? So yun po ano, uusapan natin mga kaibigan sa araw na ito, kaya mga 90s na anime. Oh! 90s anime guys is the fucking shit. It's the fucking real deal. You feel me? Ang masasabi ko lang sa mga 90s anime mga kaibigan, sila yung nagligtas sa akin sa boring kong buhay ng bata. Sila yung mga taong palabas mga kaibigan na magpapatigil sa akin sa kung ano ang kabubuhang ginagawa ko ng bata. Nakikira pa kayo yung nagkakalkal ng buhangin ng bata? Ganun ako, kakalkal mo yung buhangin ng kapitbahay ng ginagawa yung bahay. Yun ang trabaho ko ng bata. Ginawa ko na rin yun. Man, you feel me? Just to watch this anime. You name it, I fucking watch it, guys. All of that shit, man. Dragon Ball, Playboy Preka, Hunter x Hunter, Samurai X, Ghost Fighter, all of that shit. Pagdating sa Ghost Fighter, mga kaibigan, bago pa sumigat yung mga Naruto, mga Loop. So, I want to stop right there. So, etong mga generation na to, halos magka-generation lang siguro kami ni Kong. Kasi nga, yung mga panahon na yon, 4 o'clock in the afternoon hanggang 6 o'clock or 5:30, yun yung mga anime part na pinapalabas ng GMA at saka ng ABS-CBN. Yung mga Ghost Fighter, yung mga Voltes 5, yung mga... Ayawan ko lang. Sa mga millennials ngayon, hindi naabot yon. Sorry kayo guys. Yung part ng life na yon sobrang the best yon. Nasabi ko sa inyo, yung Slam Dunk, yan, yung mga Naruto, sus, Diyos ko. Yan yung mga paborito kong panuorin dati. So, tama si Kong. Movie, mga One Piece na yan, mga kaibigan. Ang pinakamabilis na karakter para sa akin nung panahon na yun, ay walang iba, kundi si Vincent. Siya yung pinakamalupit na karakter sa akin, mga kaibigan, simply because siya yung pinakamabilis. Bukod kay Goku, siya. So, kundi si Goku. At believe it or not mga kaibigan, lahat ng bata ng time na yun. Naalala ko,
ang isa sa paborito kong character sa Ghost Python ng araw, ay talagang si Vincent. Kasi sobrang bilis. Alam mo yung tipong ginagaya mo lagi yung ano niya, yung mga parang nakikipag-away ka sa kapatid mo, ano yung sabi mo, gumagano'n, yung gusto mong mawala. Yun yung pinakagusto kong skill nung araw, yung pagpapagalitan ka ng teacher mo, eh, para maging ala Vincent ka, bigla ka na lang mawawala. parang hindi ko na pagalitan. Gusto maging Vincent. Taka na, sabihin mo nga sa akin kung hindi mo na-imagine to ng bata. Tama! Ang tunay mga kaibigan, kung tunay kang taga-suway mo yung mga ganitong lasing palabas ng bata, eh kaya mo kantahin to. No? Kahit yung lyrics mo, eh parang masasaliban. So sobrang baliw ko sa anime na to mga kaibigan, kaya mong sabihin sa inyo na hanggang ngayon, kabisado pa yung mga butang yan. Ghost Fighter na yan. Kabisado ko pa yan. Play that shit, motherfucker. Matching no, kare ate ta, dukari ito mi, toto mi. At siyempre, idol. Ito yung mga kalimon sa buwan ng inang Hanamichi Sakuragi. Boom! Yun ang isa sa pinakapaborito kong anime series ever. Dahil dyan, gusto kong maging ala Step Curry. Si Mitsui. Yun yung pinakapaborito kong character nun. Talagang sobrang galing niya mag 3 points. Hindi sumasablay. Yung tipong 3 points na isang linggo bago matapos. Merong isang anime mga kaibigan na masasabi kong nagligtas sa kaburingan ko sa buhay ko nung bata. Yun ay walang iba kundi ang Slam Dunk. Slam Dunk is the real motherfucking deal, guys. Yo! Tama! Sa taon ngayon, mga kaibigan, merong Enrique Lamplay sa Soberano. No? Fuck that shit, man. Ang love team lang, mga kaibigan, na inaabangan namin ng time niya, eh walang iba kundi yung love team ni Hanamichi sa kaniharo. Yun lang, kinikilig na kami. Tama. Yung mga James Reed na, Nadine Lucerin, fuck that shit, man. Mga Daniel Padilla, tama. Catherine Bernard. Taka na, Hanamichi at haro ko lang, sapat na kami. Tama. Kapisado ko rin yan, bro. Oh, daddy, Hitomi, Garu, Seoji, Hara, Haru, Sarai, Yurumai, Sisi, Sikita, to, Sikita, Nama, Jami, 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 at siyempre mga kaibigan, pagtapos ng Slam Dunk, meron tinatawag na Flame of Motherfucking Rekha. Mesa mesu so masare, Oket yu tu nuwa kamasi, Okini na. Ako na naalala ko sa sobrang pagka-idol ko kay Flame of Rekha. Second year hanggang third year, meron akong band-aid dito hanggang sa... Ginawa ko rin yun. Ginawa ko rin yun, naglagay ang band-aid dito. Jutsu-jutsu ng mga Naruto na yan, guys. Meron nang tinatawag na sign language si Rekha, no? Huh! Padre! Huh! Setsuna! Huh! Usawa! Kapalabas mga kaibigan na nagtitipon-tipon. Guys, hindi kayo makarelate kapag hindi kayo nanonood ng anime ng araw. Kasi si Flame of Rekha, ang dami niyang dragon. Meron siyang 8 dragon. Tapos bago niya tawagin yon, may nagsasign language siya si Saya, yung first, then Nadare. Si Setsuna yung third, and then I forgot already. Si Ozawa po, porn star po yun. Japanese porn star. Ang kulit ni ko. Kung kami ng tropa ko, pagdating ng hapon, tapos magpipintuhan na kami, magpapayabangan na kami kung ano yung pinakamalakas na dragon. No? Alam niyo yung mga ulol na bata na parang nagtatawagan sila ng dragon dun sa gilid-gilid. Usawa! Oo, oh, kami yun. Dito rin ako naganda bagsak-bagsak. Alam niyo yung bisto magre-reto ka, uunahin mo yung mga katarantaduan mo ng bata. Hindi ka naglalaro ng buhangin. Hindi ka naglalaro ng buhangin, nagtatawag ka ng dragon. Pero kaya ko sabihin mga kaibigan na ito yung pinakamalulupit na araw ng buhay ko. Yung ting alas 5 hanggang alas 6 to. Sabi, how I wish, sana maging bata ulit ako. Para kaya ko ulit gawin itong mga kabubuan na. Please like, comment, and subscribe, share. Kung nagustuhan itong video kasi, nulong-plero na ako dito, mukhang gago ang punta sa bahay na, kalita, sa Hey, nako. So maraming salamat kay Kong TV sa pagpapatawa mo sa akin ngayong araw. Ever since nanonood na talaga ako ng video niya, isa siya sa nagligtas sa anxiety ko noon. May kwento ko lang sa inyo guys, no? Kasi nung
ako ay hindi nakasampa. Matagal po ako hindi nakasampa. 1.5 years I had undergo depression kasi nga hindi ako makasampa. Walang trabaho. Maraming bayarin. So, isa siya sa nagligtas sa anxiety ko. And then, na-introduce sa akin yung vlogging. Alam niyo naman, pagtambay, walang magawa, nasa internet lang. So, that's the reason why kung bakit naging YouTuber ako, to inspire people, to help people. At nagpapasalamat ako kay Kong talaga. At hanggang ngayon, I am undergo quarantine. Wala akong magawa. Ang pinapanood ko lang is yung videos niya, and it still saves me until now. Maraming salamat lang, Idol Kong. Power, shout out sa'yo. So, maraming salamat sa panonood, guys. Hindi ko alam kung anong gagawin kong video bukas kasi wala na akong maisip gawin. Sobrang bored na ako. And hopefully, I'll see you again tomorrow, and you'll stick with me, panoorin niyo pa ng mga videos ko. So, maraming salamat sa panonood, and I'll see you guys tomorrow. Ciao!